Ilang taga-suporta ng tampalang Marcos Duterte ang naroon pa rin sa campaign headquarters na Uniteam diyan po sa Mandaluyong City para ipagdiwang ang resulta ng halalan. At naroon si Ina Reformina. Ina, kumusta dyan? Alvin, alam mo, tinutuo nga ng mga taga-suporta ni presidential frontrunner Bongbong Marcos ang pangakong walang tulugan. Magdamagda narito sa main campaign headquarters ni Marcos dito sa Mandaluyong ang kanyang mga taga-suporta. At ngayon, bagamat mas kaunti sila sa oras na ito, kumpara sa mga dumagsa dito sa Magdamag, ay hindi pa rin nawawala ng tao. Ilan sa mga nandito ngayon ay mga tubong Samar Leyte na dito na nagtatrabaho sa Metro Manila. Nako, babalikan po natin si Ina Reformina dyan sa headquarters ng Uniteam sa Mandaluyong City. Ayan, unti-unti dumadami. Actually, kagabi pa po dumadami. Kabay, kagabi pa yan eh. Kagabi dumadami yung, oh, yung mga kababayan natin dyan. Ano yung pinamimigay niya? Na-support. Inaantay kasi nila, naharapin sila ni presidential candidate Bongbong Marcos. Ang alam ko, hinirap sila ng tagapagsalita. Ay, pero inaantay siguro nila na magkaroon ng talumpati. Naglabas naman ng talumpati, pero tape na yun eh. Pero yung kagabi. BBM ay nandyan sa Maynila na. Ayun na nga. Kasi sa Ilocos din siya bumoto. Oo. At saka siyempre pagod din yung tao. Oo. Puyat. Baka hindi ngayon. Baka hindi ngayon. Oo. Eh, pero siguro inantabayan na nila. Baka, andyan ba si Ina? Ina! Yes, Alvin. Dito sa southbound lane nga. Naputol na naman. Ina! Oops. Oo, yan po. Actually, hindi naman ganun pakarami ang mga supporters na nandyan. Siguro yung mga kagabi nandyan kabayan, umalis na rin. Kasi kagabi may sunset dyan, marami-rami na rin. Nakita ko rin sa video yun, nakaboard kami ni Doris kagabi. Ngayon, siguro natulog muna yung iba, meron naman pumalit. Pero hindi naman nakakasagabal sa traffic, di ba? Tuloy-tuloy naman traffic, kung mapapansin mo. Mukhang nandyan lang sila. Ayan, okay. Si Karen, ito yung mga supporters nina Bongbong Marcos at Sara Duterte, nag-antabay kung magpapakita ang dalawang kandidato dyan. Pero sabi nga ni Kabayan, baka nasa, andito na ba si presidential candidate Bongbong Marcos sa Metro Manila? I understand, pati si Inday Sara, baka nasa Davao City pa rin siguro as of this time. Si presidential aspirant, presidential candidate muna. Candidate Bongbong Marcos, nandito sa Manila kasi nandun siya sa general headquarters kagabi. Nagkaroon ng konting, syempre pagsasalo-salo sa mga supporters, sa staff niya. Nakakita ako ng mga litrato. At saka may shooting ng kanyang, may speech na nilabas. Naglabas siya ng mensahe kanina, and usually dyan sinushoot. Kasi yung headquarters na ito, complete yan with equipment. Parang nakita ko pa nga sa video si Direk Paul Soriano kagabi. Nandun din? Oo, nandun din. Tsaka may ilang mga negosyante na nandun na kagabi kasama may mga negosyante na, mga supporters. Negosyante. Eh, pero may balita ka ba kung may gagawing talumpati for today? Kasi yan ang inaantay ng magpapakita. Meron, pero para sinasabi lang na magbantayan pa rin. Oo, bantayan ang boto, manatiling kalmado hanggang matapos ang bilangan. Kaya nga. Eh, anong balita mo for today? Actually, maraming naghihintay nga kung magsasalita siya. Pero sinabi ni spokesperson Vic Rodriguez in an interview na hindi pa siya tiyak kung may plano na magsalita. Ajan na Rosina, balikan nga natin, Ina. Alright. Yes, I'm back, Alvin. Gaya nga ng sinabi ko kanina, maya't maya nakakaranas ng slowdown ang mga motorista sa approach nitong headquarters sa EDSA southbound dahil may ilang motorista na bumabaga ng pagpapatakbo ng kanilang mga sakyan at naglalabas ng Marcos V sign. At maya-maya rin, may ilang mga taga-suporta ni Marcos na namimigay ng bottled water
at meron din mga namimigay ng t-shirts. Kagabi ano, late last night, ilang mga taga-suporta ni BBM at ng unit team ang nag-park na sa dalawang lanes ng EDSA kung kaya't bumagal ang daloy ng trapiko. Pero kapansin-pansin na marami sa mga motorista kagabi, ayun nga, nagme-menor, bumabagal at nakikiisa naman dun sa mga taga-suporta na nagbubunyi. At kagaya kagabi, marami sa supporters ngayon ay nakapula na siyang campaign caller ni Bongbong Marcos at ang pamilya Marcos. May ilan din na may placard at unit team tarpaulins. May mga nagdala rin ng bandila ng Pilipinas. Alam naman nating madalas na nakita natin sa kampanya at pag-iikot ng BBM Sara unit team. Anila, ikinatutuwa nila ang panalo ni Marcos at ng unit team at umaasa sila na ito na ang magiging simula ng anilay bagong umaga para sa bansa. Alvin, tiwala sila sa pangako ng tambalang Marcos Duterte na pagkakaisahin ang bansa. Mahirap man isipin ito ano, pero naroon ang kanilang tiwala para sama-sama na rin anilang bumangon mula sa pandemya at iba pang krisis gaya ng krisis sa kahirapan ng mga Pilipino. Halimbawa, yung isang Marcos loyalist na nagsasalita habang kinukuna ng media, si Mang Joshua Osuya, ito ang kanyang paulit-ulit na sinasabi. Para naman dun sa mga hindi nakapanood ng live na mensahe kagabi ni Bongbong Marcos, nung pumalo na sa halos 80% ang transmitted results na pumasok sa transparency server, gaya nga ng nabanggit ninyo, no, naririnig ko nag-usap kayo dyan sa studio na nagbigay na siya ng mensahe kagabi. It was carried live at ng kanyang mga social media platforms at ibang mga kasama natin sa media. Naghayag ng pasasalamat kagabi si Marcos sa mga dati na at bagong mga taga-suporta na nagdala sa unit team sa mga numero na kanilang nakukuha ngayon. At bagamat nanawagan siya kagabi, napatuloy na bantayan ang bilangan at official canvas hanggang mabilang ang kahuli-hulihang boto, sinabi niya na ang kanyang pasasalamat ay hindi na makapag-antay. Kasama niya kagabi ang may bahay na si Attorney Liza, mga anak na sina Simon at Denny. Dahil kagabi si Sandro ay nagmo-monitor naman ang sitwasyon sa Ilocos Norte kung saan nagtagumpay din ang kanyang kandidatura. At parang nabanggit ko rin na pag-uusapan niyo sa studio na gusto ng ilang mga taga-suporta na sana harapin sila ni Bongbong Marcos. May ilan na nakakita na sa kanya kagabi dahil dumaan siya dito mismo sa main lobby. So meron ng ilan na nakita siya, although wala talaga yung formal public appearance dahil yung kanyang message of gratitude, mensahe ng pasalamat, ay ginawa sa 7th floor dito sa kanyang headquarters. Hindi pa natin tiyak kung magkakaroon ng kaparehong pagbibigay ng mensahe ng live or whether recorded or kung anumang panayam. Wala pa tayong update na naririnig kung meron ng ganong mangyayari sa araw nito. Dahil alam naman natin na nandun pa rin sila sa sa talagang mahigpit na monitoring dito nga sa canvassing, sa iba-ibang level ng canvassing at dun sa official count na. Yan muna ang latest mula dito Ina. Sa BBM Reuters. Yes, Alvin. Okay, Ina. So ang malinaw sa araw na ito ay wala pang formal na anunsyo kung magsasalita o haharap sa media si presidential candidate Bongbong Marcos. Kasi si Vice President Lenny Robredo, alas dos ng umaga, kanina, kahit papaano, ay gumarap na sa media. Umarap siya sa media. At kumbaga, pinag-usapan niya yung bilang, kinausap niya yung supporters niya. Kay Ginoong Marcos, parang may virtual recorded message kahapon. So eto, hindi pa tiyak ngayon kung magpapakita si Ginoong Marcos sa media. Actually, Karen, we were present live and we were present. We were brought to the 7th floor and we witnessed the message. Kaya nga, nag-record din ako sa aking cellphone at tinweet ko rin because it was done in the presence of media, all the reporters lang, because limited ang space, pero we were allowed to record or carry it live. Hindi, it was also carried natin live sa kanyang YouTube Facebook account. So, naharap naman, pero yung Q&A, yun ang hindi napa-unlock sa amin. Although, may chance kami nakausapin siya, but for purposes of yung news na publication, ganon, walang ganon na opportunity last night. Oo. Alright. And Ina, ang balita ko nga ay nagkaroon ng maliit na parang salo-salo, celebration with at least some of his closest supporters kagabi sa headquarters.
And that is correct, Karen. When they arrive, when the family arrive, narito na rin yung ibang mga ano nila, ibang mga kaibigan. Narito rin si senatorial candidate Mark Villar, no, ilang members of his family at yung members ng kanyang immediate staff. So nagkaroon ng ano ng pag-uusap, although hindi nagkaroon ng parang salo-salo. It was after yung shaking of hands, yung signing ng mga autographs, pag-uusap sa mga staff at ilang kaibigan, ay umalis na rin sila. So, salo-salo happened elsewhere, but not dito sa headquarters. Okay, nabalitaan ko nga dumating si Sandro kagabi. Di ko alam kung nandun pa ang media at naging emotional daw yung yakapan ng mag-ama. Si Sandro, parang early dawn siya or early morning siya dumating because I left before 2 a.m. and wala si Sandro. Hindi pa siya dumating at the time. Uh-oh. It was just Vinny and Simon na kasama ng mag-asawang Marcos and Attorney Liza. But na-confirm rin natin yung kasama natin na si Rico Bagsik who took over na si Sandro nga. Ay, parang nagsalita pa nga sa ilang mga supporters, Karen eh. So Nico was able to confirm that to me that indeed he came here. But nung naghayag ng kanyang mensahe ng pasasalamat si Marcos ay hindi pa nakasama si Sandro. He was still on his way. Okay. Maraming salamat. Ina Reformina.